go! Sarado mo yung pintote. Ay, let's go! Ay, let's go. Hello mga kasang bahay! Oh, naka-impake na ba kayo? Kala ko sasama kayo sa amin. Nandito na kami sa pier ng San Andres, Quezon dahil pupunta tayo ngayon sa isa sa mga best kept secrets ng bansang Pilipinas. At dahil trip ko to, isama niyo na rin ang inyong mga pamilya at barkada sa ating beach escapade today na siguradong unique at off the beaten path. Kaya tara na, let's go to our destination, ang Alibihaban Island! Tara dun! Doon yung boat natin. Doon yung boat natin. Kasi yung boat natin eh. Damang-dama na natin ang init ng summer. Perfect time to go to the beach with your family and friends. Kaya ngayong araw na ito, ililibot namin kayo sa isang extraordinary escapade to uncover one of the hidden gems of Quezon Province. Mula sa pier ng San Andres, Quezon, 15 to 20 minutes travel lang sa bangka ang layo ng Alibihaban Island. Ayan na nga! Nakikita na natin ang isla! Guide namin na isa sa mga local fishermen dito. Heads up, we paid 200 pesos per head para sa all-day back and forth service ni Kuya sa amin. And the locals here are very friendly. Sa isla, maraming mga resorts and accommodations na maaari tayong tuluyan. Yung 1,000 pesos namin, isang small cottage with 2 sets of tables and chairs na. Of course, yung mga food, binili namin sa palengke ng San Andres. And dyan, basta along the road bago tumawid. But they also offer fresh fish na bagong huli talaga. At ikaw ang bahalang mag-ihaw. Saan maluto na agad? Wow! Nag-grill na natin. Next. To light up the adventure, sa halagang 300 pesos, ma-enjoy mo na ang floating cottage, good for 1 hour. Bukod sa remarkable experience sa ating floating cottage, pwedeng-pwede nyo ring maikot ang Alibihaban Island in a 45-minute boat ride for only 1,500. Amazing talaga! Kitang-kita namin na sobrang linis ng isla. Grabe talaga dito sa Alibihaban Island. Nakikita natin ang crystal clear waters, fine white sand, at yung nasa likod na natin, sobrang breathtaking, naturally occurring God-made mangrove formations. At itong 140 hectare na mangrove forest na naglaline sa buong isla ay inaalagaan talaga ng mga locals dahil pinapreserve din ito ang ganda ng isla nila. At dahil trip ko to, of course, hindi namin palalampasin ang crystal kayak experience dito sa island. Para naman kumpletong-kumpleto ang gala natin. Salamat po sa pagsama sa amin dito sa breathtaking Alibihaban Island. And make sure to check Alibihaban off your travel bucket list. Till next time mga kasambahay, sabahan niyo po kami sa ating mga kapanapanabik na adventures dito lang sa Trip ko to!